hanggang tipan. Yan po yung dugo ng walang hanggang tipan, 13:20-21, no? Ayon sa Hebreo. So ito yung pakikipagtipan ngayon ng Diyos, no? Na ang wika, no, tagapagtagbuyod ng lalong mabuting tipan. Alamin po natin itong tipang ito na binabanggit. Ah, yan. Dito po sa Hebreo, okay, basahin po natin ang 8. Ito po yung palasak na nababasa po, no? At naunawaan naman ng bawat isa sa atin. Simulan ko ang pagbasa sa 8. Ang sabi po dito, sapagkat sa pagpapakita ng kakulangan, ang wika, okay, sandali na po ha, atas po tayo, no? 7. Sapagkat kung ang unang tipang iyon ay naging walang kakulangan, ayo, so may binabanggit na unang tipan po at binasa po natin 'yan na maging binabanggit po ito na gaya ng mga palatuntunan ng mga kautusan na inutos sa kanila sa Horeb, no? Ang wika dito, sapagkat kung ang unang tipang iyon ay naging walang kakulangan ay hindi na sana inihanap pa, no, ng pangalawa, oh, ng pangangailangan ng ikalawa. So merong pangalawa, eh, no? Inihanap siya. Sapagkat sa pagpapakita ng kakulangan sa kanya ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sabi, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbayan ni Israel at sa sangbayan ni Juda, hindi ayon sa tipang aking ipinagpagtipan sa kanilang mga magulang. Maliwanag po ito, no? Yung una kasi hindi ayon sa mga magulang yung tipan, eh. Na? O ngayon, ito naman, binabanggit ito kasi yung una, no? Ito naman na binabanggit dito, yung pakikipagtipang naman ito, ito yung sa Israel o sa buong Israel na hindi ayon daw ang wika sa kanila. Nang araw na siya'y, sila'y aking tangnan sa kamay upang sila ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto sapagkat sila'y hindi na natili sa aking tipan. So, maliwanag po, itong mga to talagang hindi na natili sa tipan ng Panginoon, eh. Tapos, pwede ba nating ipasa, no, kung sila nga hindi na natili, eh? Pwede ba natin ipasa sa mga hintil na ito? Na wala namang kautusan sa katutubo? So hindi sila nanatili, ano, ang wika. At akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso ay aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko, ang wika. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan at bawat isa sa kanyang kapatid na sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko naaalalahanin pa. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan. Kasi ito yung bagong tipang pakikipagtipan ng Diyos sa Israel, eh, o sa kanyang bayan. Ha? At kung ating lalawakan kung sino yung bayan ito, alam naman po natin na ang church. So dito, ang wika, bagong tipan ng wika ay niluma. Ang wika, niya ang una, datapwat ang nagiging luma ay tumatanda, ay malapit na ang wikang lumipas. So meron pong paglipas po talaga ito, eh. Kaya nga nang dumating ang Panginoon, gaya ng sinasabi po dito sa Juan, meron kasing paglipas yung ano, yung unang pakikipagtipan. Okay, nang dumating ang Panginoon ng wika sa 17, no? Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. So dumating na po yung katotohanan, eh, sa pamamagitan ni Hesukristo. So itong katotohanan sa pamamagitan ni Hesukristo, ang wika, eh, yung kanyang sinasalita, 21:23, no, ay hindi lilipas. Yan. At ang salitang ito, ang wika, ano, na kanyang sinasalita ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya nga sinabi ni Pedro, eh, nasabi ng Panginoon pala sa kanila, ano, eh, kayo ba yung magsisisama sa kanila, yung mga nagsiyales? Yung mga tumalikod, sabi ni Pedro, eh,
Eh, kanino kami paroon, Panginoon? Nasa iyo ang salita ng buhay. So, ito yung hindi lilipas. No? Yung katotohanan at biyaya na siyang salita ng buhay ng Panginoon. Walang paglipas to. No? Hindi tulad ng unang pakikipagtipan, no? Na ipinahayag sa Israel na ang wika'y lilipas from 2,000 years ago. No? Eh, talaga nga po, napakatagal, no? Nung simula ng inihayag dito na ang wika, yung matandang tipan, ay tumatanda, no? Ay lilipas ang wika. So maliwanag, no? Itong ating pinahayag, na ito'y isang bagong pakikipagtipan ng Diyos na ayon, no? Sa salita na hindi lilipas. At ito nga ang salita ng Panginoon. Ngayon, itong binabanggit dito, no, na matandang tipan, no, dumating na nga po yung bagong pakikipagtipan o bagong tipan. At alam naman natin kung ano yung tinutukoy doon. At alam din natin, no, kung sino yung mga ministro o apostol doon na sinugo sa bagong tipan. Ayon po dito sa ikalawang Korinto, dito po sa 3. Ang sabi po dito, basahin ko na po ang siguro. Ito, simulan na po natin dito sa 2. Kayo ay aming sulat. Yan. Kayo ay aming sulat. Kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso. Nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang nahayag na kayo sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin, hindi sinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, kung hindi ng mga tapyas ng bato, kundi ng mga tapyas ng pusong laman. So maliwanag dito, no, na binabanggit, no, kay aming sulat, no, na pinangangasiwaan. So ipangangasiwa pong ito, mga kaibigan, mga kapatid, no, ay isinulat, hindi isinulat sa tinta. Ni isinulat man ng wika ito sa bato, kundi ng Espiritu ng Diyos at ng buhay. Doon po isinulat, kaya nga sabi ni Kristo, na kung ako inyong iniibig, gawin niyo ang aking utos. So ang salita ni Kristo, na, ang salita ni Kristo, sabi niya, hindi lilipas. Hindi lilipas, at ito ay pawang Espiritu at pawang buhay. So maliwanag, ano, yung tinuturo ni Pablo ay ukol po sa itinuro ni Kristo, no? Hindi sa tapyas ng bato ang wika, no? Kundi ang wika, no, sa mga tapyas ng pusong laman. Tuloy. At ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa kami sapat na ang wika sa aming sarili upang isipin ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos na sa amin naman ay nagpapaging sapat ng mga ministro ng bagong tipan. Maliwanag po, no? Sila po yung ministro hindi ng lumang tipan, kundi ng bagong tipan. No? Hindi nang sinulat ang wika sa bato, hindi sinulat sa titik, kundi ang wika sa pamamagitan ng Espiritu. Yan. Hindi sa mga titik, kundi sa Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay. Datapat ang Espiritu ay nagbibigay buhay. So, maliwanag po, no, yung pakikipagtipan ng Diyos, no, sa bago, no, sa Israel, sa bayang Israel, kaya na ang wika na si Pablo, ang ministro ng bagong tipan, ay hindi isinulat ng wika sa titik o bato, kundi, no, sa Espiritu, no, na ang wika, ito'y hindi pumapatay. Ha? Hindi pumapatay, kundi, no, ang wika, nagbibigay ng buhay. Dumating na kasi si Kristo, no? Ang biyaya at katotohanan. Dati sinulat yung kautosan kay Moses. Ngayon, dumating na si Kristo, kaya ito na yung bagong pakikipagtipan. Ngunit, ang pangangasiwa, ito naman yung pangangasiwa, no? Hindi yung kanilang pinangasiwa sa bagong tipan. Ito naman. Ngunit ang pangangasiwa ng kamatayan, ang wika, no, na nasusulat, na uukit sa mga bato, ay nangyayari ang wika, no, may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel, hindi makatitig sa kanyang mukha o sa mukha ni Moses, dahil sa kaluwalhatian na kanyang mukha, na kaluwalhatian ang iyaoy, lumilipas
So maliwanag, ano, ito yung pangangasiwa ng kamatayan. Ha?